For this video lecture, ang pag-aaralan natin ay ang symmetrical components. Tara na! Sa pag-solve ng unbalanced fault o asymmetrical fault, bali meron tayong dalawang approach na pwedeng gamitin para isolve yung unbalanced fault natin na dinodraw ng single line to ground, double line to ground, or line to line. Yung isa is true network analysis technique. Pero masasabi natin, napakahirap na ito, di ba? Yung ginagawa natin sa balanced fault na kung saan nagre-represent lang tayo ng one line and then isosolve na natin siya parang isang single phase lang, hindi natin pwede gamitin sa unbalanced fault. Kasi sa balance fault, di ba, pwede isa lang i-represent mo eh. Kasi kung ano yung nangyari sa isang linya, yun yung nangyari sa lahat. Pero hindi ganun yung kaso ng unbalanced fault. Single line to ground, isa lang yung tinamaan. So, hindi ganun yung nangyari sa dalawa. So, kung magsasolve tayo, kailangan natin ilatag yung three-phase wire natin na tatlong wire talaga sila. Hindi natin basta pwede i-layout yung single line. Yung isa naman is true symmetrical components. So, tandaan natin, di ba, yung pinaka-goal ng fault analysis is, di ba, malaman natin kung ano yung pinakamataas na fault current na dadaloy dun sa system. Na kung saan, di ba, kayang i-interrupt ito ng overcurrent protective device natin such as circuit breaker nang hindi masisira yung overcurrent protective device. So, alam naman natin, di ba, majority and most of the time, three-phase fault yung nagdodraw ng pinaka-highest fault current. Pero at times, may once in a blue moon na nangyayari na kung saan yung mga asymmetrical fault or unbalanced fault, sila yung nagdodraw ng pinakamataas na fault current. Dapat mapoprotektahan pa rin ng overcurrent protective device nang hindi siya masisira yung system natin. Especially, di ba, para sa safety ng equipment at ng tao. So, ano ba yung symmetrical components na yan? In 1918, Dr. Charles, sabihin na lang natin legit, no? Legit Fortescue wrote a paper entitled Method of Symmetrical Coordinates Applied to the Solution of Polyphase Network. So, dun sa paper na yun, pinakita ni Dr. Fortescue that any unbalanced system of three phase, so unbalanced current yan or unbalanced voltage, may be regarded as composed of three separate sets of balanced vector. Ibig sabihin, i-decompose natin ito and then magkakaroon tayo ng tatlong set ng mga balanced vector. Pero di ba, ano ba yung ibig sabihin ng unbalanced system? Paano mo ba masasabi na kung unbalanced yung isang system? So, masasabi mong unbalanced kapag hindi equal yung dalawang parameters. Yung isa, sabihin natin, yung unang-una, ito pinaka-obvious to, yung magnitude. At yung second naman is yung angle displacement. Okay, so sabihin natin, di ba, meron tayong current na kung saan equally separated siya by 120 degrees, pero kung saan magkakaiba naman sila ng magnitude. So, pwede natin masabi yung system na yun is unbalanced. Or, di ba, sabihin natin, equal na tigpa 5 amperes yung IA, IB at IC. Or VA, VB at VC. Equal na 5 volts. Pero ngayon, nangyari, hindi naman sila equally separated by 120 degrees. So, masasabi natin, unbalanced yung system. Or pwede natin sabihin, di ba, yung dalawang ito, same na magkakaiba. So, natakil naman natin yung topic na yan sa three-phase AC network natin or yung three-phase unbalanced load. So, pakicheck na lang yung lecture video ko about dun. So, ngayon, di ba, itong symmetrical components na to, gagamitin natin ito as a tool sa pag-solve na unbalanced fault analysis natin. For this lecture, di ba, alamin muna natin kung paano ba ginagawa itong symmetrical components na to. So, itong unbalanced system na to, di ba, i-decompose natin as three separate sets of balanced vector. So, ito yung tatlo. So, namely, positive sequence, negative sequence, at zero sequence. So, mapapansin natin, di ba, yung positive sequence, siya yung normal rotation. So, kung meron tayong phase sequence na ABC, ito yung pinaka-normal natin, di ba, magro-rotate siya ng ABC. So, di ba, kung meron tayong point of reference dito, alam naman natin, di ba, yung pag-ikot ng angle is counterclockwise. So, once na iikot to ng counterclockwise, yung una mag-hit is si A, susunod si B, at pangatlo si C. So, yung positive sequence is tulad lang rin nung normal na ABC natin. So, yung susunod naman is yung negative sequence. So, ito negative sequence. So, ito positive. So, syempre, yung negative sequence,
reverse siya noong ABC. So, kung reverse ng ABC, diba, kapag tinrace natin yung phase sequence niya, lalabas yan ay CBA. So, kung merong tayo point ulit dito, na kung sa point of reference natin, tapos papaikutin natin ito, yung vector natin, diba, once na umikot yan, yung unang tumama is si C, sumunod si B, sumunod si A. Or kung dito yung point of reference natin, diba, o sino unang tatamaan, si A, susunod si C, susunod si B. O sino ulit tatama? Si A. So, kapag tin-raise natin yan, CBA yung phase sequence. So, masasabi natin, di ba, yung negative sequence is reverse nung positive sequence. At yung pinakahuli nating sequence is yung tinatawag na zero sequence. So, ito equal yung BA, BB, at BCO. So, sa totoo lang, kapag nakita natin mamaya sa simulator, yung tatlong yan, wala talaga silang displacement. Magkakapatong yan, tatlo na yan. Or pwede natin sabihin, sila ay in phase. So, in phase yung tatlo. So, same magnitude, pero hindi nga lang sila displaced by 120 degrees. So, lahat sila ay in phase. So, yan yung tatlong symmetrical components natin. So, bali, equal in magnitude, equal in angle displacement yung dalawa. So, yung pangatlo naman natin, equal siya in magnitude. So, di ba kung madedecompose natin yung unbalanced vector natin sa 3 separate sets of balanced vector, ibig sabihin, itong 3 separate sets of balanced vector natin, once na pagsamasamain natin ito, babalik tayo dun sa unbalanced vector natin. So, ang ginagawa lang natin, di ba, kaya natin dinedecompose para once na maging balanced sets of vector siya, mas madali na siyang isolve. So, ibig sabihin, di ba, itong tatlong to, equal lang rin ito dito sa unbalanced system natin. So, the current in any phase is equal to the vector sum of positive, negative, and zero phase sequence currents in that phase. Ayun na nga ba yung sinasabi ko, di ba? Para bumalik ulit dun sa unbalanced value na ABC, ang gagawin natin, for example, phase A, di ba? Ipagpa-plus mo yung positive sequence ni phase A dun sa negative sequence ni phase A, dun sa zero sequence ni phase A. So, once na pagsamasamahin mo ulit, babalik ulit siya dun sa unbalanced value niya. So, dinedecompose mo lang siya into 3 sets of balanced vector, di ba? Para once na mag-solve ka ng circuit, mas madali siya. So, ibig sabihin, ganun din kay IB, para makuha natin ulit yung pinaka-value ng IB, ang gagawin lang natin is ipagbe-vector sum lang natin yung positive sequence ni phase B sa negative sequence ni phase B at sa zero sequence ni phase B. So, ganun din kay phase C. For example, di ba, itong symmetrical components na to, yung VA, VB, at VC, i-decompose natin ngayon siya sa tatlong sets of symmetrical components. So, gagawin natin yan through the use of simulator. So, ngayon, nandito na tayo sa simulator natin na symmetrical components. So, ang gagawin ko, itutulad ko lang yung itsura nito, di ba, dun sa example natin kanina. So, tandaan, para masabing unbalanced, di ba, yung isang criteria natin is hindi equal sa magnitude, kahit equal sa separation of 120 degrees. So, check natin ngayon kung magkakaroon ba tayo ng value ng negative at zero. Okay, so ito, di ba, napapansin natin, habang lumiliit yung magnitude, ito, nakasalampak sa zero, nagkaroon tayo ng value ng negative sequence natin at zero sequence current. At mapapansin naman natin, di ba, kapag balance, hindi nag-i-exist yung negative sequence current at zero sequence current. So, alam naman natin, di ba, yung negative sequence is basically reverse siya nung positive. Pero most of the time, iba siya in magnitude. So, yung isang case naman natin, di ba, para masabi natin unbalanced is hindi equal yung separation. So, ngayon, try natin. Okay. So, ayan, di ba, mapapansin ninyo yung magnitude naka 1, pero iba yung angle displacement. Hindi na balanced. Nang dahil nun, nagkaroon tayo ng negative sequence at zero sequence voltage or current. So, sabihin natin, di ba, oya, mas malaki pa. So, the more na lumalaki yung value, tapos iba pa yung angle displacement, nagkakaroon tayo ng negative at zero sequence component. So, ngayon, gayahin natin yung picture kanina dun sa PowerPoint.
So, ito yung gagayahin natin. So, si VA, so medyo siguro naka 62 or 75 degrees. Tapos si VC naman, malapit siya sa 90. Okay, so gagayahin lang natin. Tapos si VC, and itaas natin. So, ayan, bali mas mahaba si VC kay VA, tapos pinakamahaba si VB. So, gayahin na natin itsura nun. Okay. O, pwede na lang sabihin ganyan. Okay. So, diba, sabi natin kanina na once na pagsamasabahin natin itong tatlo na to, babalik siya dito sa unbalanced nature niya. So, for example, ito na lang phase A, yung red natin. So, diba, yung positive, ito siya. So, kung ipa-plot natin yan through parallelogram method, kung naalala nyo pa sa statics nyo, diba, yung summation of vector. Bali, mangyayari, or ano, head-to-tail method. Meron tayong 1.1 dito for positive, tapos aangat siya. Idudugtong natin yung negative, diba, naka 1.1, tapos aangat na 0.5, and then yung huli, pupunta siya ng papakaliwa, 0.6. So, once na magsama-sama to, papakanan, tapos aangat pakaliwa, tapos aangat ulit pakaliwa. So, once na kunin mo yung summation nun, babalik siya doon sa 1.1. So, ngayon, tignan natin yung sum by clicking Show Superimpose. So, dito natin makikita na pagdudugtungin niya yung tatlong vector ni phase A, which is itong 1.1, 0.5, at 0.6. Ganon din kay phase B. So, di ba, pababa, tapos pababa ulit, tapos paangat. And then, ganun din kay phase C. So, kay phase C, di ba, paangat, tapos bumaba, tapos pumangat ulit. So, ngayon, click na natin. Okay, so, ayan, di ba? So, kanina, yung positive natin, negative at zero, nagsama-sama na. So, di ba, para makuha yung sum. So, di ba, ibig sabihin, yung tatlong symmetrical components natin, di ba, once na magsama-sama siya, ayun, lalabas na ulit yung unbalanced vector mo. So, ginagawa lang natin yung symmetrical components, di ba, para once na mag-solve tayo ng circuit, mas madali na lang isolve. Kasi, di ba, balance na yung kakalabasan niya. So, pwede nyo rin itry itong simulation na to sa sarili ninyo. So, binigay ko pala yung link na itong website na to sa video description down below. So, makikita ninyo, di ba, in terms doon sa pagkaka-highlight ng mga vector natin, so, yung pinaka-unbalanced talaga natin, siya talaga yung pinaka-solid. Tapos, nag-fade mula positive, negative, at zero. Mapapansin natin dito yung zero, pare-pare sila ng direction. Tsaka ng angle. So, more likely in phase to. In terms of positive tsaka negative, sila yung magkakaiba. So, ngayon, balik na tayo dun sa PowerPoint natin. So, ito yung itsura nung unbalanced phasor natin kanina, di ba? Tapos, nung pinagsama-sama natin yung tatlong symmetrical components niya, di ba? Bumalik siya ulit sa ganitong itsura. So, ayan, halos kamukha lang ng honte nung ginawa natin dun sa website kung saan sinimulate natin yung symmetrical components. Mga pointers. The symmetrical component theory applies equally to three-phase currents and voltage, both phase and line values. So, mapaka-current or voltage, mapapasi or line values na a-apply natin yan. The symmetrical components do not have separate existence. They are only mathematically components of the unbalanced currents or voltages which actually flow in the system. So, ibig sabihin, di ba, magkakaroon ka lang ng symmetrical components kapag nagkaroon ka ng unbalanced system. So, nakita naman natin kanina, di ba, kung balance yung system mo, hindi mag-i-exist si negative at zero. So, in balanced three-phase system, ayan nga, di ba, wala kang negative and zero-phase sequence current. So, zero sila. Ngayon, punta naman tayo sa tinatawag na operator A. Ano ba yung operator A na yan? So, tandaan natin, di ba, yung unbalanced system natin, nirepresent natin as three balanced sets of vector. So, bali, meron tayong positive sequence na kung saan, di ba, normal yung rotation niya. At yung negative sequence naman is reverse yung rotation ng positive sequence. In terms naman sa zero sequence, equal at in phase yung tatlo. So, simulan na natin muna sa zero sequence. Since equal in magnitude yan, tsaka in phase, edi masasabi natin, di ba, yung VAO is equal sa VBO is equal sa VCO.
Tandaan natin, di ba, yung symmetrical components na apply mapa voltage or current. So, kung kuryente yan, pwede natin masabing IAO is equal sa IBO is equals to ICO. Ngayon, punta naman tayo sa positive sequence. Okay, so yung magiging reference natin is si VA. So, since di ba, balance yung network natin, edi ibig sabihin, equal yung magnitude niya. So, kung equal yung magnitude, masasabi natin si VA1 is equal sa VB1 is equal sa VC sub 1. Tandaan natin, gumagamit tayo dito ng mga subscript na 1 for positive sequence, subscript 2 for negative sequence, at subscript na 0 for 0 sequence. Okay, so ngayon, kapag tinignan natin yung plot, di ba, meron tayo tatlong sets of balance component. So, meron tayong VA sub 1 na located sa 0. Meron tayong VB sub 1. So, located naman siya sa negative 120. At meron tayong VC sub 1 na located siya sa positive 120. Yung typical na balance network natin sa simula noong 3-phase AC system natin. So, ngayon, di ba, since equal yung tatlo, eh di pwede natin i-represent to as VA1 lahat. Di ba? So, itong VB1, pwede natin masabi VA1 bar negative 120. At itong VC1, pwede natin masabi VA1 bar 120 degrees. Okay, so, di ba, mapapansin natin lahat sila ay VA sub 1. So, ano yung operator A na yan? Operator A na yan, yung A is equal sa 1 bar 120. So, ginagawa natin yan para mas malesen natin yung mga variables involved sa pagsosolve ng symmetrical components. Kasi, di ba, kung ililet natin lahat sila na A, B, C, eh, mangyayari niyan. Siyam yung variables natin. A1, B1, C1, unang tatlo, pangalawang tatlo, A2, B2, at C2, at yung huling tatlo, AO, BO, at CO. Eh kung lahat yan i-re-represent natin in terms of A, di ba? Katulad nito, sino na lang yung variable natin? A1 na lang, di ba? So, malilesen natin yung mga variables natin. Pwede natin masabi, yung meron kang variable na 9, mababawasan na lang into 3, which is A1, A2, at AO. Tapos, sila B at C, i-express na lang natin in terms of A by the help of A operator. Okay, so kapag chinek natin yan, di ba, dito sa positive sequence natin, si BC1 ay nakalocate at 120. E di ibig sabihin, di ba, si BC1, pwede natin masabi, si BC1 is A, BA sub 1. E di ba yung A, ano siya? 1 bar 120. Kasi 1 bar 120 tapos multiply dun sa magnitude ni VA sub 1. Tapos meron din tayong A raised to 2 which is 1 bar 240. Or pwede natin masabi yan ay 1 bar negative 120. So ibig sabihin in terms of phase B, pwede natin siya i-express as A squared VA sub 1. So, ibig sabihin, di ba, itong positive sequence network natin, na-express natin lahat as in terms of VA sub 1. So, ito yung tatlo. So, 1. So, 2. And then, 3. Okay, so ito si VB, ito si VC. So, in terms doon sa negative sequence, ganun din gagawin natin. So, express na lang natin si VB2 at VC2 in terms of VA2. So, di ba, lalabas, equal lahat yan eh. Kaya nga lang, di ba, baliktad yung rotation. So, we can say VA2 is equal sa VB2 is equal sa VC2. Ang magkakaiba nga sa kanila, di ba, yung angle displacement. So, for this negative sequence, lumalabas, nakalocate sa 0 si VA2. So, ayan, VA2. So, nakabar 0. O, tapos ngayon, si VB2 ay nakalocate at 120 degrees. Pero since, di ba, equal sila ni VA2, pwede mo i-express yan as VA2.
O, diba? Tapos located at 120 degrees. Kung papalitan natin ang A operator tong 120 na to, diba? Yan ay A, V, A, sub 2. And then, susunod si V, C, 2. So, located siya sa negative 120 or positive 240. So, depende sa trip mo kung paano mo siya i-express. Since equal yung tatlo, di ba? Pwede natin express si VC2 in terms of VA2. So, VA2 bar negative 120. So, kung gagamitin natin yung A operator, di ba? Pwede natin ito palitan as A squared VA sub 2. So, in terms sa zero sequence, siya yung una natin ginawa, di ba? E di madali lang yan. Pwede natin masabi, di ba, meron kang tatlong BAO. Kasi equal naman yung BAO, BBO, at BCO. So, ganun din kung in terms of current. So, ngayon, ilatag na natin yung mga equation na yan. Gamit yung figure kanina, meron tayong symmetrical component in terms of current. So, ito, di ba, yung IA natin is basically IA1 plus IA2 plus IAO. Yung IB naman natin, para makuha natin yung pinaka-unbalanced value ng IB is ipagpa-plus lang natin yung tatlong vectors ng positive, negative, at zero. So, IB1 plus IB2 plus IBO. And then, yung IC, IC1, IC2 plus ICO. Pero di ba ginawa natin kanina, itong IB at IC, in-express natin in terms of IA. Kasi di ba kung nakaganitong form sila, ilan ulit ang variable natin? Siyam. So, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O, sama mo pa itong tatlo na to. 10, 11, 12, di ba? So, kung magsasolve ka na IA, IB at IC, so lumalabas, di ba, parang 9 na variable yung kailangan mo. Pero di ba, kung itong IB na to at IC is ma-express natin, di ba, in terms of IA, malalesen yung variable natin with the help of A operator. So, ganito yung magiging itsura niya. So, yung IA natin, same pa rin siya, siya yung pinaka-reference. So, IA1 plus IA2 plus IAO. So, in terms naman sa IB, so since diba yung IB sub 1 is equals to A squared IA1, tapos yung IB2 naman is equal sa AIA2, o tapos diba equal yung IAO sa IBO at ICO. So, lahat sila, pwede mo na gawing IAO. So, in terms of IC, diba, pwede natin express yung IC1 in terms of IA1. So, merong A operator. And then, yung IC2, ganun din. So, A squared IA2 plus IAO. So, diba, pag napansin natin tong equation na to, pwede natin siya i-express as matrix form. So, ganito magiging itsura niya. Matrix ng IA natin, IB at IC. So, pwede natin masabi, diba, itong matrix na to is, yan yung matrix ng unbalanced system. Matrix of unbalanced system. So, yung matrix ng unbalanced system natin is equal to, so, pwede natin masabi, no, matrix ng A operator. Matrix of A operator multiplied by matrix of reference of symmetrical components. So, gagawin mo lang, i-multiply mo lang itong matrix na to sa matrix na ito. At ito na yung magiging equation mo. Okay, so ganyan magiging itsura niyan. Diba meron kang IA, IB, at IC. Okay, so once na mag-multiply ang dalawang yan, oh, yun ay equal ng IA, IB, at IC. So ngayon, diba, pwede natin laruin itong matrix na to na kung saan, diba, paano natin hahanapin yung matrix of reference ng symmetrical components natin, di ba? Eh, kadalasan naman, nagsisimula tayo sa given natin na unbalanced system. Ibig sabihin, meron na tayong value ng IA, IB, at IC. Pero, di ba, wala tayong value ng IA1, IA2, at IAO. So, ibig sabihin, di ba, kung wala kang value ng IA1, IA2, at IAO, paano mo malalaman si IB1, IB2, IBO, IC1, IC2, at ICO, di ba? So, gagawin natin ngayon, ipagtatranspose natin itong matrix na to para malaman natin kung ano yung magiging formula
itong matrix of reference ng symmetrical components. So ngayon, gawin natin itong matrix na to, i-let natin as IP is equals sa matrix na A operator multiply by yung matrix na reference symmetrical components natin. Sabihin na lang natin si IA. Kasi di ba IA1 plus IA2 plus IAO is IA. Eh ngayon, di ba, ito yung hinahanap natin eh, yung matrix nito. So gagawin natin, i-transpose natin. So lalabas si IA is equal sa IP divided by A. So yung matrix IA natin is equal sa matrix IP divided by matrix na A operator. Or pwede natin masabi, di ba, kung iaangat natin si matrix ng A operator, IP multiply by inverse na matrix A operator. So ano ba yung magiging itsura niyan kapag in-inverse natin itong matrix na to? So ito yung itsura niya. Bali, lumalabas, ito na yung inverse. Okay. So inverse of matrix A operator. Or operator A. Nasanay na ako sa A operator. Okay. So lumalabas, itong dalawang matrix, sila pa rin ito. Diba? Yung reference natin at yung unbalanced. So mangyayari, diba, kapag pinag-multiply natin yung inverse ng matrix A operator doon sa matrix ng unbalanced current natin, diba, makukuha na natin yung reference natin for symmetrical components. So once na ipag-multiply natin yan, yung nasa babang equation, yan na yung magiging itsura niyan. Okay, so ibig sabihin, pwede mo to gawing matrix, di ba? And so yung IA natin is equal sa 1/3 ng IA times A times IB tapos A squared times IC. So in terms naman dun sa IA2, 1/3 ng IA plus A squared IB plus AIC. And then yung IAO is 1/3 ng IA plus IB plus IC. So in terms do sa zero sequence component natin, ano yung mapagtatanto natin? Sa Y na may neutral, di ba yung neutral current natin? Depende sa reference book mo. So sabihin natin IA plus IB plus IC. Or yung ibang book, ayan, may naka-negative. Iba kasi yung assume na direction nila. Okay. So sabihin na lang natin, i-take natin itong convention na to. Okay? So di ba lumalabas itong tatlong ito, yan ay neutral current. At more likely, di ba, kapag may unbalanced system tayo, lumalabas yung neutral current natin, ang component niya is zero sequence. 3 times ng zero sequence current. So ibig sabihin, 'di ba, any unbalanced current, 'di ba, yung current na nagpa-flow dun sa neutral wire natin, yun pala ay zero sequence current. So ibig sabihin, in any unbalanced system, 'di ba, dun sa neutral current natin, wala nagpa-flow na positive or negative sequence. Ang nagpa-flow lang is zero sequence. So para ma-harness natin yung natutunan natin, ang daming formula, 'di ba, para dito sa symmetrical components na to, ang gawin natin is mag-solve tayo ng problem. So ngayon, bali lumalabas, meron tayong mala-anim na equation ba 'yun, which is yung IA, 'di ba, is equal sa IA1 plus IA2 plus IAO. So yung IB naman, IB1 plus IB2 plus IBO. Or pwede mo siyang i-express as IA, di ba, yung A squared IA1 plus AIA2 plus IAO. Or more likely, pwede natin sabihin, siya pala yung formulas na natutunan natin. Yung basic, tapos yung merong reference with A operator, and then itong in-inverse matrix natin. Para makuha naman natin, di ba, yung reference ng symmetrical components. So sa bandang simula, medyo nakakahilo to. So yung masasabi ko sa inyo is practicein ninyo para pag nandun na kayo sa unbalanced fault analysis, mas madali natin masosolve yung unbalanced fault. So ngayon, punta na tayo sa mga sample problems natin. Para sa una nating problem, in a 3-phase 4-wire system, the currents in A, B, and C lines
under abnormal conditions of loading are as under. So ito siya. So yung IA natin is 100 bar 30 degrees ampere. Yung IB natin is 50 bar 300 degrees ampere. At yung IC naman natin is negative 30 or 30 bar 180 degrees ampere. So ngayon, calculate the positive, negative, and zero sequence currents in the A line and the return current in the neutral wire. So yung pinakamadali dyan isolve is yung return current in the neutral wire. Ano gagawin natin? IA plus IB plus IC lang. Tapos mo kagad ito. So ngayon, isolve natin ng una itong return current dun sa neutral wire since siya yung pinakamadali. Okay, so yung IN natin is equals to IA plus IB plus IC. Or pwede nating sabihin, di ba, kung nakakuha ka na ng zero sequence mo, 3 times IAO, IBO, or ICO. Pare-pares lang naman sila. Pero yan, syempre, pinakamadali, ipag-plus mo na lang itong tatlo. So, for that, bali 100 bar 30 degrees ampere plus 50 bar 300 degrees ampere plus 30 bar 180 degrees ampere. So, ngayon, salpak na lang natin sa calculator, di ba? Para diretso sagot. Okay, so ito na yung mahiwagang calculator natin. So, punta lang tayo sa complex mode. Okay, so diretso type na lang. So, 100, so bar 30 plus, okay, so 50 bar 300 plus 30 bar 180. So, mamaya i-check na lang natin kapag nag-times 3 tayo dun sa zero sequence natin kung neutral current din yung lalabas. Okay, so ito siya. Okay, so ito yung sagot natin. 81.877 bar 4.692. Okay, so 877 bar 4.692 degrees ampere. So ayan yung neutral current natin. So ngayon, ang trabaho naman natin ngayon, since ako natin itong neutral, alamin natin yung positive, negative, at zero sequence current. So for positive, so tandaan, ang pinapahanap na sa atin yung sa reference, which is yung IA. So yung IA1 is equals to 1/3. Okay, ilalatag na natin si IA plus A. Yung A operator natin ha, 1 bar 120. Yung A squared is 1 bar negative 120. So, A times IB plus A squared times IC. So, ngayon, itidiretso mo calculate lang dito, di ba? So, 1/3 na 100 bar 30 degrees ampere plus 1 bar 120 degrees multiplied by 50 bar 300. So, pwede pala natin i-edit yung ginawa natin kanina, no? So, plus. So, A squared. So, 1 bar negative 120 degrees multiplied by negative 30 or 30 bar 180 degrees ampere. Okay. So, dampotin na natin yung mahiwagang calculate. Okay. For that, edit na lang natin ito. So, open and close parenthesis. Tapos, meron tayong 1/3 sa harap. Okay. So, in terms dun sa B natin, di ba, magkakaroon tayo ng A operator. And kaya kailangan natin mag-multiply. So, 1 bar 120. And then, 1 bar negative 120. Okay. So, ito na yung sagot natin. 57.981 bar angle 43.294. 43.294 degrees ampere. Okay, para naman sa negative sequence natin, IA2 is equal siya sa 1/3. So, IA plus A squared IB plus AIC. So, parang pinagpalit lang natin yung dalawang A. So, ngayon gawin natin, i-recta calculate na lang natin ito para makuha yung sagot. Okay, so ito magiging positive 120. Tapos yung kabila naman natin magiging negative 120. So kapag nag-solve ka ng ganyan, ganyan lang rin naman gagawin mo dun sa calculator mo eh. I-edit mo na lang, di ba? Tapos recta sagot ka agad. So yung
IA2 natin or negative sequence natin sa IA is equals to, ayan, 18.972 bar angle. So, 24.96 degrees ampere. And then lastly, ito na, zero sequence current. So, after natin makuha yung zero sequence, imumultiply natin sa 3, ha? Tapos, tignan natin kung babalik na ang neutral. So, yung IAO is one-third na IA plus IB plus IC. Pero mukhang kitang-kita naman. Kasi, di ba, ayun, no? IA, IB at IC. So, ngayon, check natin yung sagot. So, erekta na natin sa calq. So, tatanggalin na lang natin itong mga 1 bar 120. 27.292 bar angle. So, 4.692. Okay, so nakita na natin yung angle, same. 4.692 degrees ampere. So, ayan, di ba? Once na i-multiply natin sa 3 yan, babalik na tayo doon sa neutral current natin. This is yung 81.877 bar 4.692 degrees ampere. So, ibig sabihin pala, yung current na nagpo-flow doon sa neutral is zero sequence current. So, 3 times noon. So, ngayon, punta na tayo sa susunod natin na problem. So, ito na yung last problem natin for this lecture. So, the sequence voltages in the red phase. So, ano ba yung red na yan? So, yung standard kasi, di ba, sa ibang bansa. So, red, yellow, tapos blue. So, yung red na yan, yan yung phase A. Yung yellow, siya yung phase B. Tapos, yung blue, siya yung phase C. More likely sa British, yan yung color coding nila. So, find the phase voltages VA, VB, at VC. Okay, so meron tayong zero sequence, positive sequence, at negative sequence. And then, kukunin naman natin ngayon is yung pinaka-value ni VA, VB, at VC. Okay, so para makuha yan, tulad lang rin nung kanina. So, yung VA natin, di ba, yung pinaka-value ng VA natin is equal sa VA1 plus VA2. So, positive, negative, at zero sequence component ni A. So, ibig sabihin, so 200 minus J100 volts. So, ayan yung ano natin, positive. Plus yung negative, which is si negative 100 volts. Tapos yung zero sequence natin, positive 100 volts. Okay, so ano mangyayari dito? Magka-cancel out to, di ba? So yung VA natin is 200 minus J100 volts. Okay, kuha na kagad natin. So medyo madali siya. So magkakaroon tayo ng struggle dyan in terms of VB tsaka VC. So si VB is equal sa VB1. So positive sequence ni VB plus VB2, negative sequence ni VB, plus VBO, zero sequence ni VB. So ito yung pinakamadali kasi equal kagad siya dun sa VAO. Pero in terms of VB sub 1, di ba, equal siya sa A squared ni VA sub 1. Plus, ito namang VB sub 2 is A ni VA sub 2. So plus VBO. So magdadagdag lang tayo na A operator. So 1 bar negative 120 multiply by, so 200 minus J100 volts. Okay. So, plus. So, si A operator, di ba, 1 bar 120 degrees. Multiply by, sino ba si negative sequence natin? Si negative 100 volts. Plus, VAO or VBO, di ba, 100 volts. Makukuha na natin si VB. So, ito, gamit ang makapangyarihan na calculate. So, 1 bar negative 120 multiply by, so 200 minus J100 or 100i plus, so A operator, hindi A squared or A raised to 2. So 1 bar 120 multiply by negative 100 plus yung VBO natin, which is 100 volts. So yung magiging sagot dyan, ito in polar form. So, 212 or 212.976. So, 212.976
bar angle, -99.896. So, -99.896 degrees volts. And then lastly, yung VC. So, parang VB lang yan, di ba? Tapos pagpapalitin mo lang. So, ayan. So, AVA1 plus A squared VA2. So, ayun pa rin. Kasi yung VAO equals sa VBO at VCO. So, plus VAO. So, kapag in-edit natin sa calculator, madali na lang yan. So, di ba, ito magiging negative 120. Tapos yung kabila naman magiging positive. So, kung nagsosolve ka ng calculator na may memory nung previous na sinolve mo, di ba, madali na lang siya isolve. So, ito na yung sagot. 338. Lucky ah. So, 0.586. So, 338.586 bar angle. So, yun. 66.206. So, 66.206 degrees volts. At ito yung mga sagot natin para sa pangalawa nating problem dito sa symmetrical components na ito. At dito nagtatapos yung lecture natin para sa symmetrical components. At ang susunod naman na topic natin para dito sa power system playlist natin ay yung sequence impedance. So kung gusto ninyo kami samahan sa pag-aaral namin ng power system, bali subscribe lang sa aking channel at see you sa mga future episodes. Salamat ang marami.